And hi guys! Welcome to my channel and this is Annalyn Araneta. Ayan, ang inyong lingkod na laging nakatayo at charot. So in this video, I'm gonna share or I want to introduce myself and why I choose this course or why I enrolled this course. And lastly, what is my expectations about this subject? So, before anything else, I just wanna say hello to everyone and especially to Ma'am Camille Jasmine. So, hindi natin patatagalin. I'm gonna introduce myself. I'm Annalyn Araneta. I live in Riverside, Mati, Davao Oriental. I'm 37 years old. I'm a mother of one, single mom, but I have a lesbian partner. Pero wala siya dito ngayon. Bumalik na siya sa kanyang trabaho. And then, ayan, itchisira. Ayan yung mga marites dyan. Ayan, charot lang. So, yun nga. Baka nagtaka kayo kasi bakit ngayon ako nag-aral? Nag-aral ulit? O bakit ganito na yung edad ko at nag-aaral pa? So, I'm gonna share with you a short story. Ayan. Since I'm grade 3, 9 years old, I'm a working student until nag-high school ako. And then, another amo po ako hanggang sa nag-college ako. So, struggle kasi since nag-aral ako, may trabaho ako. So, nung umabot ako ng college, it's not easy, guys. And then, okay lang sa akin yun. Naging first year and second year ako. Isa pa ako returnees ngayon. So, since very long na talaga bago ako nakabalik. So, isang struggle na rin sa akin ngayon. But, at that time, nagkasakit po ako nung second year college ako dito din sa Davao Oriental State College. Patong dorso. So, nagkasakit po ako ng severe allergy and then muntik na din ako maoperahan sa sakit sa kidney. So, I decided na hindi muna ako titira sa bahay ng amo ko. Naalis muna ako. For a while lang sana, pero it's for good na. Kasi, nung sinabi ko sa mama ko, papa ko, na mag boarding house para matapos ko talaga yung second year college ako kasi second sem na ako naghinto. So, nung time na yun, isang buwan, medyo okay pa. Pangalang buwan is hindi na talaga kasi hindi na makover yung gastusin. Kaya nag-decide ako na hinto na talaga. Hihinto na ako sa pag-aaral. Tapos nung gumaling ako, saka ako nag-decide na mag-abroad. So, maraming kwento sa aking pag-abroad but it's not the important thing. Ngayon is nag-for good ako. For now. So, nag-for good na talaga ako. Nag-decide ako na mag-for good kasi malaki na yung bata ko, malaki na yung anak ko. So, she's grade 5. Pupil po. So, kailangan ko na siyang tutukan since wala siya sa father niya. So, I must be here with her kasi mahirap po kasing iwanan kasi malaki na at nagdadalaga na. So, I decided talaga na magstay na for good. Then, since wala akong trabaho dito, so, kahit ano-anong negosyo ko, nagluluto ako. And, pinaka-importante is I'm a small YouTuber, a content creator, a video creator po. So, sa mga gusto mag-subscribe dyan, malaking tulong na po ang isang subscription nyo. So, Annalyn Araneta po. Ayan, makikita niya sa YouTube channel. So, please subscribe po, di ba? Nakahirit. So, gumagawa ko niyan nung time ng pandemic. So, it must be 3 years na ata yung YT channel ko, yung YouTube channel ko. Kumikita tayo ng paunti-unti, nakatatlong sahod ako, pero it's not big enough na makasustain sa pang-araw-araw namin na
mga needs. Since hindi naman monthly ako na sumasahod. So, sa magtatlong taon, nakatatlong sahod pa lang ako. So, once a year, hindi naman kalakihan. So, hindi pa rin yung masasabi mo ang career o siguro kung talagang mag-focus ka o yan na talaga yung pagtutuunan mo ng pansin. So, kumikita ka talaga. Pero, since na nandito tayo sa Pilipinas, yung ating internet ay sobrang bagal. So, hindi ako makagawa ng mga content na kahit ano. Mix-mix lang alam yung ano ko eh. Since gusto ko talaga yung content ko is magluluto lang. Pero, luto o mag-vlog ng kahit saan, yung mga ganyan. Pero, wala din akong lack of financial talaga. So, ngayon, nag-decide ako na magtinda, mag-resell ng kahit ano-ano. At nagluluto ako ng my own banana cake. So, yan yung ano ko talaga. Pinupush. And then, gusto ko din na mag-aral ulit. Para hindi na talaga ako tatakbo o lilipad pa papuntang ibang bansa. Kasi, I have to choose. O ipush ko na yung course ko talaga. Ano, mag-aral na ako ulit. At, hoping na makagraduate. So, yun lang. So, that is a short story. Pero, ang haba na, no? And then, the second one is why I choose this course or why enroll this course. Since ito na yung nasimulan ko, ito na yung nagiging pinakaunang kurso ko nung sumabak ako sa pag-aaral. So, as a returnees, ito na rin yung talagang pinupursyo ko na talagang matapos ko. Although, it's not my passion, pero siguro ngayon, tumatanda ako, ito na yung pinaka-the best para sa akin. Kasi, para sa akin, yung course na magiging teacher, ang dami nating opportunity. At saka, wala, yung bang basta ang daming opportunity para sa akin, just on my own opinion, pero marami talaga tayong opportunity, guys. So, yan lang po. And the lastly is anong expectation ko sa course na to, sa subject na to. Ayan. My expectation is marami. Gusto ko pang mag-gain ng mga maraming friends, no? We need a friends. Marami tayong gustong patunayan pa, no? Ito yung siguro dito ko ma-enhance pa yung pagsasalita, yung the way tayo magturo. Kasi it's been a while, guys. It's grabe talaga yung nanibago ako sa ngayon. Kasi wala eh, fast learner na yung mga bata ngayon. At nabilong na ako sa mga, kasi yung mga ano ko, yung mga kaklase ko, yung mga batch ko, nagtuturo na, mga pulis na, mga ano na. Since yung alaga ko nga dati, nawala pa siya nung nag-working student ako, and now pulis na. So how many years na bago ako nakabalik ulit sa pag-aaral? So wala, nag-expect ako na maraming tutulong sa akin at sa mga teachers, instructors, sa mga klase ko. Kaya hindi ako nahihiyang magtanong kasi it's better na magtanong tayo kaysa magkukunwari tayong may alam, maraming alam. So, mas nakakahiya yun para sa akin. So, hindi ako marunong mahiya. Lalo na pag may gusto talaga akong malaman. So, yun lang, gusto ko, expectation ko yan, pero ang babait po ng mga klase ko ngayon, since anak ko na sila, o ate na talaga nila ako, o nanay, since yung mga teachers ko, mga instructor ko is talagang mas matanda pa ako. So, nag-i-expect ako ng i-treat akong kagaya nyo. Charot, kagaya nyo. Ano ba ako, nasa ibang planeta? Charot. So, hindi man nyo ako ka-level kasi po, lalo na sa education na high po, talaga yung mas high kayo kaysa sa akin kasi mas advanced kayo. Kasi nung ako pa, nung time ko is more on libraries pa. At this time, internet na. So, mahina ako yung sa mga link, sa mga papasok tayo sa mga Google Chrome. Ngayon ko lang yan na-encounter. Although, meron naman dyan sa YouTube
channel na meron din ganyan na mga apps na papasok ka, akyat ka, ganyan ba. Pero hindi talaga gaya nito na nakakalito. Yun bang yung first day na nagbigay ng link yung instructor natin, sobrang naano ako na makapasok kaya ako. So sa mga link pa lang napapasok ako, kudulat na ako. So what's more pa, but pinuporsige ko pa rin na I will, na I can, kasi mababait naman kayo na nandyan. At saka kung ano naman yung tinatanong ko is nandyan kayo. At saka proud ako na magiging atin nyo. Ayan, so yan lang po. Yan lang po, at saka maraming salamat. At saka we're getting to know each other, guys. Isa naman po akong mabait na ano, isa po akong mabait na nilalang. So open po ako, at saka marunong akong makihalubilo ka-level ko man na age o hindi. So makabait lang tayo, guys, at saka mabait po ako. Wala kayong ano yun sa akin, pero yun lang. Yun lang, guys, at yun lang po, Ma'am Jasmine. Sana natuwa kayo o na-inspire, pero wala namang ka-inspire. So lahat ng yan is inaalay ko sa inyo, charot. So hanggang dito na lang po. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na kayo at hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga video. And ito po ang inyong lingkod na laging natatayo. I'm Annalyn Araneta once again. And bye-bye, guys. God bless. And ingat po lahat. Bye! The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter.